The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile." When he got home away from the crowd, his disciples questioned him about the parable. He said to them, "Are even you likewise without understanding? Do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile, since it enters not the heart but the stomach and pass out into the latrine? Thus he declared, all foods clean. But what comes out of the man, that is what defiles him. From within the man, from his heart, come evil thoughts, unchastity, thief, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogant, folly. All these evils come from within, and they defile." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nais ng Diyos na tayo ay maging mga banal. Kaya ang dahilan kung bakit narito kayo ngayon sa loob ng simbahan, nagsisimba, nagdadasal, pupunta ng Manaoag. Nais ng Diyos na tayo ay maging mga banal. At ang kabanalan ay di na nasusukat kung ano ang meron tayo o kung ano ang ating nagawa, ngunit kung anong uri ng tao tayo. Our holiness is measured not by what we have or by what we have done, but by what we have become. Ang ating kabanalan ay sinusukat hindi kung ano ang meron tayo o kung anong ating nagawa, ngunit kung anong uri ng tao tayo. Kasi yung ating mga nagawa, anong meron tayo, panlabas lang yan eh. Yan nakikita ng tao. Pero kung anong uri ng tao tayo, yan ang nasa loob. At ang tang Diyos lamang ang nakakakita at nakakaalam. Mari ka kasing magbait-baitan eh, sa paningin ng tao. Mari kang magbanal-banalan eh, sa paningin ng tao. Mari kang magmalinis eh, sa paningin ng tao, pero hindi sa mata ng Diyos. Ang mata ng Diyos na nakakita at nakakaalam ng lahat. Ang titingnan ng tao, yung kung anong meron ka at kung ano ang nagawa mo. Kung nakikita ng Diyos ang motibo mo, bakit mo ginawa ito? Alam ng Diyos yung ginawa mong nakaraang taon? Alam ng Diyos yung ginawa mo nung bata ka? Alam ng Diyos ang gagawin mo pagkatapos ng misang to? Alam yun ng Diyos ang ginawa mo, ginagawa mo, at gagawin mo. Alam ng Diyos ang motibo mo. At ang Diyos lamang nakakaalam nun. At ikaw. Hindi ka maring maglihim sa Diyos. Mari ka maglihim sa kaibigan mo. Mari ka maglihim sa pamilya mo. Mari ka maglihim sa makasamahan mo. Mari ka maglihim sa asawa mo eh. Pero hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos.
alam niyang lahat ang tungkol sa iyo. Kaya hindi ka maaring magkunwari eh. Hindi ka maaring magmaang-maangan eh. Hindi ka maaring magbanal-banalan o magmalinis sa harap ng Diyos na nakakaalam ang lahat. Our holiness is measured not by what we have done, but by what we have become. Saint Catherine of Siena tells us, when you become what God wants you to be, you will set the world on fire. Ibig sabihin, pag ikaw ay naging yung uri ng tao na gusto ng Diyos na maging ikaw, nagliliwanag ka. At nabibigyan mo ng liwanag yung iba. Naliligtas mo yung sarili mo at nakakatulong ka sa kaligtasan ng iba. You become what God wants you to be. Ito yung magandang paalaala sa atin. Na sa ating pagdasal, sa ating pagpasok sa simbahan, sa ating pagpunta rito, hindi lang yung tayo'y may hinihingi, tayo'y nagpapasalamat, o tinutupad natin yung ating panata. Okay po yun. Yung ating mga hinihiling, sa gumaling sa ating sakit, sana'y mawala yung problema, sana'y magkaayos, sana'y magkaroon ng kapayapaan, sana'y mawala na yung lahat ng mga kapahamakan sa ating paligid. Okay po yun. Pero laliman naman natin, ano yun? Isaalang-alang natin ang ating kaligtasan. Anong uri ng tao na tayo ngayon? Sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. Kasi nakikita ng tao panlabas lang eh. Yung nakikita ng Diyos, kung ano ang nasa loob mo. Ulitin ko ha, our holiness and our salvation does not come from what we have or what we have done. Our salvation lies on what we have become. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay hindi kung ano ang meron tayo o kung anong ating nagawa, ngunit kung anong uri ng tao tayo. Tanong, anong uri ng tao ka na? Ang Diyos at ikaw lamang ang makakasagot. At dyan nakasalalay ang iyong kaligtasan.